What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY po na technician sa mga hindi pa nagsusubscribe. Subscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click on class nyo rin na mga videos. So yun guys, mapakita ko to sa inyong ZBL Mega Discharger. So, pang discharge naman siya guys. So dati, or yung video natin, last video natin syempre guys, itong TP Mega Charger natin ay charger syempre. Ito naman guys ay discharger naman siya. So, ZBL Mega Discharger. So, kasi yung ginagamit natin dito ay ZB2L3 na module guys. Ayan. So, ano na kasi ito guys eh. Matagal na to. Kaya, nakita nyo ang dami ng dumi niya. O, ayan o. So, nakatago na lang kasi ito guys sa cabinet. Hindi ko na siya ganong magamit kasi na-discharge ko na lahat ng kailangan kong i-discharge na 18650 na battery guys. So, paano ba mag-work to? So, ganito lang yan guys. So, meron tayo ditong heatsink. So, bakit kailangan natin heatsink? Kasi meron tayong tag dito, linear na DC electronic load. Ayan. So, eto, natitweak yan guys or naiikot nyo siya depende dun sa gusto nyong discharge. So, ayan, nilagyan ko siya ng glue para hindi ko na siya magalaw or hindi na siya magalaw. Bale, itong module na to guys ay ginawa ko lang to. Oops, wala ilaw. So, ginawa ko lang siya guys. Ayan, may ilaw na. So, ginawa ko siya para talaga dyan sa ZB2L3 na module na yan. So, kung nakikita nyo, ayan, lahat yan guys, meron yan. Okay, so hindi ako gumamit ng resistor para 99.9% yung accuracy ng module na to guys. Kasi kapag ka resistor ginamit ko, meron po siyang error na percent. Okay? So, ayan, powered lang siya ng lithium ion din, guys. Powered lang siya ng 18650 na battery. So, ayan, naka-convert siya as 5 volts para ma-power tong mga to, guys. So, bale, ito, ang bilang kasi nito, guys, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Dito naman, pag ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, ito yung mga, ano niya, tag dito, on, off. So, ayan guys. Ayan guys, so nakita nyo, yan yung pag-on yan. Sa kabila, ganun din. Okay, ayan. Ayan. So, kaya niyang i-power. Ito lang guys, kaya niya i-power to. Pero syempre, hindi ganun katagal. Kasi kung 3 hours itong naka-power, hindi kakayanin ito guys. Kasi yung consumer rin nito mga to. So, kaya ang ginagawa ko dyan, kaya ko lang nilagyan nito. Kasi, protection yan sa brownout. Paano kung biglang mag-brown out? Eh di yung lahat ng ginawa nyo rito or inantay nyo rito na pag-discharge is mababaliwala. Kasi hindi naman to naka-memory guys. Walang memory kasi yan eh. So, balik sa dati na naman kayo. Ang gagawin nyo na naman, discharge nyo rito. Tapos, discharge na naman dito. Ilang oras na naman yon. Sabi natin, 6 hours to 8 hours. Mag-antay kayo ng ganun. So, no way, guys. Kaya, meron tayong backup na battery. So, kasi ang ginagawa ko talaga dyan, naka-plug po talaga yan sa outlet. Okay? So, kung mag-brown out, so, malalaman ko, ay, nag-brown out. So, alam ko na agad na kailangan ko ng something or kailangan ko ng power bank pampalit
dito naman. So, power bank naman ang gagamitin ko, pang-charge naman dito. Okay? So, dire-diretso 'yun. Ngayon, kapag ang brownout hindi pa rin or may brownout pa rin, so hindi pa rin nawala yung brownout, so ang gagawin ko is stop ko yung pag-discharge. So pagka na-discharge na siya lahat, unti-unti ko siyang papatayin para hindi ako mag-ano guys, hindi ako alanganin mag-discharge. So kapag ganyan naman, so ito yung 18650 na i-discharge nyo, so lagay nyo lang siya dyan, madali lang naman i-operate yan. So kung nakita nyo, 4.12 siya guys, 4.12 volts. So okay nyo na lang yan. So pakita ko muna sa inyo sa plus. So ito po yung pag-discharge nya, ito yung minimum voltage nya. So magdi-discharge sya, kunyari naging 3 volts na lang sya o almost 3 volts, mamamatay na sya. Tapos makikita nyo yung capacity nya. So, pwede nyo dagdagan yan. Amin na pwede nyo babawasan. Pero kung babawasan nyo, 2.7, pinakamababa ng 18650 na battery. Okay? So, mas safe naman dito guys, ang 3. Safe na safe yan. Kaya ang ginagawa ko lagi, nagdi-discharge ako hanggang 3 volts lang guys. Okay? So, ang ginagawa ko dyan is okay na lang yan guys. So, makikita nyo yung ano, nag-on na siya. Tapos kung nakita niyo yung current niya, so ito yung current niya. Ayun, 500 milliamps lang yung discharge niya, guys. So kahit na magbago yung voltage ng battery, yung current niya, guys, ito is hindi nagbabago dahil dito sa may DC electronic load na to, guys. Ayun, naka-constant current kasi ano yung CC. Okay. So, ang gamit ko lang naman dito, operational amplifier tsaka MOSFET. Ayan. So, yun guys, tinawag kasi ako ng mama ko. So, ayan. Bale, ito, makikita nyo rito yung capacity niya, itong amps an hour. Ito, syempre, yung discharge niya. So, amps per discharge yan, guys. Tapos, ito naman is voltage. So, kung gusto nyo lang nakikita yung capacity, so, tulad yan, lipat yun lang siya sa may capacity. So, after ilang segundo, magra-running na ulit siya. Kumata nyo, ra-running ulit yan. Ayun, So, kung gusto nyo nakikita yung amps lang, ayan. So, after 5 seconds, magra-running ulit siya. Ayan guys, nagra-running ulit siya. So kung gusto nyo voltage, ayan, makikita nyo voltage lang guys. So ganyan kasimple lang to gamitin yung ZB-1203 na yan guys. So ayan. Okay, so kaya ko rin kasi nilagyan siya ng heatsink guys, kasi linear kasi yung discharge niya guys. So malakas siya uminit. So, kailangan natin ng heatsink. Okay, sa amplifier po galing to, yung heatsink na to. Tapos, ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng, ano yan guys, ng hangin. Kasi kapag ka puno na yan, nakamax na yung battery dyan, or nakalagay nyo na lahat ng battery dyan, tapos i-discharge nyo siya at the same time guys. Napaka-init po nito, promise. Sobrang init po nito. So kaya kung nakita nyo, meron siyang ano rito, temperature sensor. So kapag ka mainit na siya, automatic nakon yung ano niya, yung electric fan niya guys, or yung cooling fan. Hindi ko nilagay ngayon kasi tag dito, wala pa talaga akong magandang circuit para ma-prevent yung talagang accuracy niya sa pag on guys. So ayan muna, ipapakita ko sa inyo syempre kasi at least may idea rin kayo na kung gagawa kayo ng to is almost kailangan guys halos pare sa akin para yung accuracy niya
is 99.9% talaga accurate. Kasi yung iba kasi sabi, wala naman to pinagkaiba ang electronic load versus sa resistor, guys. So, ayoko nang ano yun, guys, pakialaman yun. Kung yun yung pananaw niya, wala naman ako magagawa. Pero, as ano kasi, nagsimula kasi ako 9 years old pa lang sa electronics. So, alam ko na yan, guys. Ilang taon na rin ako, 31 na ako, guys. So, 9 years old hanggang 31 years old. So, ilang years na rin yun, guys, na sa electronics lang ako. So, hindi ako nagbabago ng ano ko, guys, ng professional. Ayan. So, kahit nasabi nila, oh, mag-iba ka ng ano, maging ganito ka, maging ganyan ka. No, okay na ako dito sa electronics. Mahirap siya, pero pagka nakapa mo na lahat, puzzle na lang sa yan, guys. So, ayan. So, pagsamahin natin yung dalawa. So, ayan. Ang TP Mega Charger at ang ZBL Mega Discharger. Ayan, guys. Magkasama na silang dalawa. So, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo, guys. At sasugutin natin yan. At kung gusto niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all, guys. Bye. Peace.